guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ay nakapagsubok na ng maglagay ng paminta sa ilalim ng inyong unan? Alam niyo po ba kapag ito inyong ginawa, kung ano-ano maaaring maganap po sa inyo? Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. Special thing in store. The light bulb is at my head. Said, get up and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Maaaring kapag nalaman niyo po mga bossing ko ang mga benepisyong dala na itong ating paminta, ay sinisigurado ko pagkatapos niyong manood ng video ito ay ilalagay niyo po ito sa ilalim ng inyong unan. Bakit kamo? Alam niyo po ba habang tayo natutulog, hindi natin masabi na maaaring may mga negatibong maganap. Di ba nga po? Di ba yung mga napapanood po natin? Ngayon, ito po ay maiiwasan ng mga negatibong magaganap habang ikaw ay natutulog kapag ikaw ay merong protection sa ilalim ng inyong unan. At ito po ay napakabisa sa pamamagitan ng paminta po natin. Itong paminta ay protection po natin. Pwede rin po ito sa mga taong naiinggit sa atin. Kasi alam niyo po ba na yung mga taong naiinggit sa atin, yung mga panalangin niyang masama, yan po ay madalas tumatala habang tayo ay natutulog, yung nagpapahinga ang ating diwa. Ngayon, kung kayo po ay may proteksyon sa ilalim ng inyong unan, ay sinisigurado ko na kung ano man po ang mga panalangin masama sa inyo, ay tatalbog po ito sa kanila. At ganun din po, magkakaroon kayo ng peace of mind. Ito po ay may kakayahan para makapagbigay ng kapayapaan sa inyong isipan. At ganun din po, higit sa lahat, ang abundance ay kakapit sa inyo. Kung kayo po ay sobrang worse sa mga pinagdadaanan ninyo sa inyong buhay sa ngayon, ay walang dahilan para ang inyong paminta ang makatulong po sa inyo. Lagi kayong iaadya nito kung saan mapapaigya ang inyong buhay. At ganun din po, kung kayo po ay may karamdaman, yung anghang po nito, ito po ay makakatulong para maibsan. Kagaya rin po ito ng sibuyas, di ba? Na-share ko po sa inyo yung sibuyas. Di ba maanghang po yan? Yung anghang po niyan ay may kakayahan na makahigop ng mga negatibo. At ganun din po itong ating paminta. Kung kayo po ay maglalagay ng paminta sa ilalim ng inyong unan, ay mararamdaman niyo po na ang gaan ng flow ng swerte po sa inyo tungkol sa inyo pong pampinansyal. At ito rin po ay tungkol sa inyo pong karelasyon. Para kung kayo man ay merong pag-aaway na nagaganap, ito po ay makakatulong para masolusyonan kung ano man po ang mga pag-aaway ninyong nagaganap. At kung kayo po ay nakakaranas ng sunod-sunod na may karamdaman sa inyong pamilya at parang paikot-ikot lamang po ang mga nagaganap sa inyo na mga ganon, ay mas mainam na meron kayong paminta sa ilalim ng inyong unan, maging dun sa tao na lagi na lang po may sakit para po maiwasan natin ang mga karamdaman at maitaboy na mga negatibo. Dahil negative din po yan, maaaring merong nagbibigay ng karamdaman, yan po ay meron kayong proteksyon at malayo kayo sa mga ganyang sitwasyon. At kung halimbawa man na kayo po ay halimbawa lagi na lamang pong kinainggitan ng tao, yung kainggitan ng taong ito, at kayo po ay yung tipo ba na lalayuan ng mga taong naiinggit, yung mga inggitera. Kasi may mga tao po na pinanganak na hindi naman sila mayabang, hindi naman sa ano, iba yung dating nila sa ibang tao at madalas silang kinaiinggitan. Kayo po ba isa rin sa mga ganon? Nako, kailangan nyo po ng paminta sa ilalim ng inyong unan. Kasi para hindi na kayo kainggitan, kasi mahirap yung mga ganon. Hindi ka makatrabaho ng ayos kung alam mo na may taong ganun sa inyong paligid. Eh, paano kung kailangan nyo po ng trabaho? Di ba nga po? Kaya kailangan meron kayong matinding mga proteksyon. At mas mainam na meron kayong mga proteksyon para po kayo ay hindi kakabakaba. Dahil dyan pa lamang po ay iwas na sila sa inyo. Kayo po ay hindi na nila papansinit at iiwasan ka na ng mga taong inggitero at inggitera. Yan ay napakahirap na mga ganyang sitwasyon. Kapag po alam nyo na ang inggit, kagaya sa mga napapanood natin sa TV, masama lang ibuka, hindi ko pwede ibuka po dito ang aking bibig. Kumbaga, baka madali na naman. Basta yung mga napapanood natin sa mga, 'di ba, sa mga teleserye, yung mga nai-engage, yung mga kontrabida, in the end naman ay sila rin naman ang magdadala. Kaya hayaan na lang natin sila. Kaya instead na patulan natin sila, mag-ano na lang kayo ng proteksyon para
kumbaga eh, layuan na lang kayo ng mga taong ganun, di ba? Kasi madadamay rin po tayo sa kanila eh. Yung mga inggit nila eh, maaaring patulan natin eh, magkaroon pa tayo ng problema, di ba? Magkakaroon din eh, madadamay tayo sa problema nila eh. Kaya naman mga ganyan tao, dahil marami silang problema pinagdadaanan at gusto lang nilang ma-ignore yung problema nila, kaya nililibang nila ang kanilang sarili sa mali namang pamamaraan. Ngayon, kapag tayo ay nakiano sa mga ganyan, pumatol tayo sa ganyan, eh madadamay ka rin sa problema po nila. Kaya mas maina, magkaroon na lang kayo ng protection para layuan kayo ng mga taong ganyan. Ito po ay napakabisa at pangkalahatan na. At kagaya rin po na channel ko po sa inyo, yung pagsusunog po nito ay napaka-epektibo. Iba po yung datingan ng paminta. Marami po yung beneficyon dala po sa ating buhay. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget subscribe my channel. Uy, gagawa na po yan. Maglalagay na yung paminta sa ilalim ng inyong unan. Wala naman po masamang subukan. Pero syempre, kailangan po dito ang law of attraction natin. Kung anong ating iniisip, yan po ay magaganap. Kung anong salitain, yan po ay magaganap. Ngayon, kung kayo po ay may alinlangan, huwag yung tatangkain gawin dahil hindi rin po yan tatalab sa inyo. Pero doon sa mga naniniwala, ay nako, talab na talab po yan sa inyo dahil magkakaroon kayo ng malakas na fighting spirit at alam ninyo na kayo po ay mayroong protection. Yun lang po guys, salamat po.